So yun po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-business. So ngayon po mga ka-business, yun nga po, ako po muna ang mag-vlog. Pagpasensya nyo na mga ka-business kasi po, yun, kung napasin nyo din po sa vlog nila kuya or kahit kay Pops na hindi po nakasama si Bay kasi mga ka-business, nagpaalam po kami kanina kay ate. Bali sa GC po yun namin ng ano, may GC po kasi kami. Nag-chat po ako dun sa GC na yun nga po, di muna kami makakapunta dun sa ka-business house dahil masama pakiramdam ni Bay. Kaninang umaga kasi mga ka-business, yun, naligo na po ako, pati si Kuy Kuy nakaligo na, naka-biz na kami. Nagre-ready na po kami na ano, papasok. Tapos ito namang isa, bumangon na siya, umupo dun sa upuan. Nakatulala, tapos tinatanong ko kung bakit di naman nagsasalita. Tapos bigla niyang inanap yung gamot niya. Yun pala kasi sumasakit na naman po yung ulo niya. So yun, nag-chat na lang ako sa GC na sabi ko, ate kuya, pasensya na po, di po muna kami makakapunta kasi sumasakit na naman ulo nito. At saka, kagabi ko pa kasi napapansin mga ka-business, ginaganon-ganon niya palagi yung dibdib niya. Inaano ko siya kung bakit. Yun, masakit na naman yung dito niya. Siguro yung, ano, na, yung parang nahanginan yung ano niya, yung pilay niya. Kasi tagal talaga na ito, hindi talaga mawala-wala eh. Kaya yun, bumili ako ng pang ano, haplas. Bali, ilutin ko siya mga ka-business kasi yun, maano siya. Tapos, nilalamig siya kaninang, malamig yung ano niya ba, yung pawis niya. Pinagpapawisan siya, pero malamig. Yun yung inaano ko. So yun, si Kuy Kuy naman po ay tulog na. Ganito po kami matulog mga ka-business. Si Kuy Kuy, nandito yung paa niya. Ayaw niya talaga doon. Gusto niya doon yung paa niya. Kaya ayan, ganyan siya matulog. So yun mga ka-business, hihilutin ko itong isa. Talagang sakit yung ano niya eh. Yung likod niya. Kahit ako mga ka-business, sumasakit talaga yung liig ko. Hindi ko masyadong maiano yung liig ko. Pero kaya naman. Kasi itong isa naman kasi masyado din itong ano eh. Tigas ang ulo. Magiging mangihilot muna ako sa ngayon mga ka-business. Kasi, dito muna ako. Kasi ito, para siguro mga, siguro lamig-lamig itong mga ka-business. Kuna po siya, ano, kasi hindi naman na niya kayang mag-drive pa papuntang ano, kung mapapahilot po kami. Kaya, yan, ako na lang, sabi ko, ako na lang, mag-aplas na lang. Kasi sumasakit siya niya, kanina pa. Ngayon ko na rin siya ng paracetamol. Basta huwag ko lang hihilutin yung ulo, kasi hindi naman ako maalam sa paghilot sa ulo. Kahit yung dito na lang sa katawan, ang hihilutin ko. Yung parang ano lang ba, massage-massage lang ng konti kahit hindi marunong na. At least mabawasan mo lang yung sakit ng katawan ni Bay. Baka dagdagan ko pa. Hindi nakakaano lang mga ka-business kasi ayan na naman, bumabalik na lang yung sakit ng ulo niya. Pero so far, hindi naman ganun katulad nung dati na parang mabibiyak yung ulo niya. Eh, dumadagdag na naman ako. Okay ka na pa? Ha? Talaga ako maalam sa anong mga ka-business eh, sa paghihilot. Pero si, alam niyo po si Bay mga ka-business, magaling po itong maghilot. Magaling siyang maghilot kasi sa bukid nun kami may ano doon, yung mga kaibigan ng mama ko. Si ano, ninong ni Koy Koy, Boy Floor Wax, naalala ko pa yun pa, Sample Boy. Yun yung hinihilot yun ni Bay mga ka-business. Nagtabaho din po kasi si Bay dati sa bukid noon bago siya sa Pinyahan. Sumasama-sama siya dun sa kaibigan ni Mama. Magbenta ng floor wax. Napapautang sila ng floor wax pero malalaki yung kita nila dun. Yun yung laging hinihilot
dati ni Bay. Tama ba itong paghihilot ko mga kabisnes? Sa tingin niya, tama po ba? Ayun, may nagtanong pala. Ito po mga kabisnes, itong sinasabi ko po, hindi po ito pagsagot sa bashers. Wala na po akong ano, di ba ang ginagawa ko po, pinipin ko na lang po yung comment pag may basher. Ayoko na po sumagot. Nabasa ko lang kanina, nagtatanong siya, sabi niya, nung nagbanggit daw ng patungkol sa pag-ano, pagpunta sa tatay ni Bay, ba't daw nakasimangot ako? Sorry mga kabisnes, di ako makamove on. Ah, hindi ako makamove on. Pero sa amin na lang po yun mga kabisnes, hindi naman po ibig sabihin na hindi ko pinapapunta dun si Bay. Ang sa akin, sa amin na lang yun. Kung ano mang ano namin, sa amin na lang na yun mga kabisnes. Nalaman niya rin po yun pag ano, nakapunta kami dun. Kulang po alam pa kung kailan, basta pupunta po kami dun mga kabisnes. O baka sila rin ang pumunta dito. Saan nga ba yun sila pa? Sa Bulacan? Sa Bulacan lang, di ba? Sa Bulacan lang daw po kasi sila mga kabisnes. Talumpit. Ha? Talumpit. Talumpit daw. Kasi nag-chat yung tatay niya nung nakaraang araw sa amin. Ayun, sabi ni Papa, nasa Talumpit daw po siya. Ayun, nag-gabla. Upo. Hindi niya alam. Magandang gabi po mga kabisnes. Ayun. Kayo ba nanong ano ba yung Jessic? Mama. Prone ka kasi sa ano pa, panuhot. Hayang di hayang. Hayang. Tabun. Manghang talaga yan kasi ano, pagka, sabi nila, pag manghang daw yung paglalagay mo ng ganito, haplas, ibig sabihin, may lamig-lamig ka sa katawan. Di ko lang alam kung totoo po yung mga kabisnes ha. Yun lang yung sabi nila. Kasi minsan, di ba, pag naglalagay tayo ng haplas, hindi siya maanghang. So ito, ibig sabihin, maanghang siya. May panuhot ka pa. Ito pa mga kabisnes, ito talaga pinagtataka ko. Kasi, nung nakaraang linggo, kulang ko napansin, may ano siya mga kabisnes oh. Wait lang, kita ko. Ito talaga ano pa, ba't ganyan pa? Yan po mga kabisnes, oh. May bukol, oh. Ayan, oh. May bukol dito sa gitna. Dati na ba yan pa? Ba't ngayon ko lang napansin? Ngayon ko lang talaga napansin, oh. Hindi pa ako nakaligo mga kabisnes, kaya malumi pa ako. Mamaya maliligo ako. Ayun, tingnan. Na ganun kong nakansabi ko, ano to, ba't parang may buko dito? Tapos yung buto niya dito mga kabisnes, oh. Parang labas yung buto niya dito. Kumaintindihan bakit ganyan pa? Ganito pa. Napiyan ka dati? Ha? Kasi ito yung lagi niyang, kagabi pa niya ginaganon-ganon mga kabisnes ha. Kaninang umaga, ganun-ganun niya rin yung dibdib. Sabi ko, wag ganun. Pag masakit, sabi ka sa akin, hindi yung ano, papaluin mo yung dibdib mo. Para naman may mapapala ka sa pagpapalo mo ng dibdib mo. Pag throughout na ito mga kabisnes ha, vlog na to. Iyaan nyo na lang po muna kung dumaldal. Dito namang isa, masama man ang pakiramdam. Shout out na po pala sa lahat ng mga magbe-birthday this month. Kaya Miga, sa mga kapatid mo, advance happy birthday. Sa kapatid din ni Nang Helen Cordoki, advance happy birthday din po. Kay Kuya Boogie! Ano ba tayo ngayon pa? 22. 23. Next week, birthday ni Kuya Boogie, 26. Ayun, advance happy birthday Kuya Boogs. Tapos, dami pa lang magbe-birthday din next month. No. Dito pa yung sakit? Pa? Alam niyo mga kabisnes, pag si Kuy Kuy yung nilalagyan ng ganito, umiiyak.
ayaw na ayaw niya talaga. Dati pag doon kami sa probinsya, pag nilalagnat si Kuy Kuy, tapos nilalagyan ng tatay ko ng ganyan, grabe yung iyak niya talaga. As in, ayaw niyang magpalagay ng ganyan. Kasi ano, nababahuan ba siya ba? Para sa akin, ang bango-bango naman ng ano, haplas. Oh, feeling expert mga kabisnes eh. Hindi, inaano ko lang siya mga kabisnes para matanggal-tanggal kahit paano yung mga lamig-lamig na sa katawan. Halang? Ako? Mag-ilis sa po, maligo ko mga po. Sabi niya mga kabisnes, ba't ito yung suot ko? Kasi paliligo ko ako mamaya mga kabisnes. Hindi po kasi, nandito mo naman tayo sa bahay, wala mong problema siguro. Di ba po mga kabisnes kasi nandito na lang kami sa loob ng bahay. Hindi, paano po nandito mo naman ang pakita natin sa kanila? Hindi, okay lang. Yan, naiintindi naman yan mga kabisnes eh. Kahit nung nakaraan na nag-ano tayo nito, di ba, nakashirt at nakaano lang naman. Kasi nandito na naman tayo sa loob ng bahay. Lumabas po kami kanina, bumiling ulam, nagpalit naman ako ng pants, hindi man ako nakaganit po. At least, natuto na ako mga kabisnes. Pag lumalabas, nagsusot ako ng pants, pag dito lang naman sa loob ng bahay, kasi lagi naman nakasara din yung pinto namin dyan. Yun. Nagsushort lang ako. Kasi ang init eh. Kahit na ngayon mga kabisnes na umaambon, mainit pa rin yung mainit pa rin yung ano, ito sa loob. Yung ginagawa dati, ginaganda yun. Hindi ko alam. Hindi, ano ba yung ginagawa dati niya? Ano na maghihilot sa amin? Tapos ginagawa. Ano yung akong lihig? Akong lihig ko. Asa kita yung lihig ko? Ano yung kitang lihig ko mga kapis? Ano yung bako na? Ano ko tapos? Hindi kasi, kanina pa talaga, nalagay na ako lang sa lumpas kanina pang umaga mga ka-business. Sobrang sakit ang leeg ko. Sakit ang katawan ba? Ayun ako. Mahirap pagka tumatanda na mga ka-business. Nagkakaedad na, dami nang nararamdaman sa katawan. Dami mong libag pa. Joke. Dino-joke ko lang mga ka-business. Pero pa okay ka lang? Umumutla ka ba? Hindi naman sa ganun kaputla mga kabisnes. Di tulad talaga dati na nakakatakot nagpa-check up kami tapos pabasipisipaan yung cellphone na ano yung nakaraan na ano grabe yung takot ko talaga kasi yung pagkaputla niya dito may kasama ng puti-puti. Pero bang natatakot akong tumingin sa kanya talaga. Pero ngayon maputla lang siya. Hindi man gaano, pero ano, hindi siya tulad yung nakaraan na magpumuputi-puti yung dito naman dito. Bigkas bitalikod kaya ako ito. Dapa. Inaya kay Mako ng cellphone. Dapa. Si Manang Junjun ay naging tagahilot. Naging tagahilot na po mga kabisnes si Madam Junjun. Yeah. Shoutout po pala sa lahat ng mga napapashoutout. Yeah. Paulit-ulit ako. Yung mga kabisnes, wala lang akong ma-ano. Ay, yun nga po pala. Doon pala sa mission namin kagabi. Yun. Nakakalungkot kasi wala kaming nakita ng ano. Tama din yung ibang nagko-comment eh. Na, kaya wala kaming makita kasi yun nga, gabi na. Tapos umuulan pa. Umuulan. Pero dati naman mga kabisnes, na-try namin mag-scout. Dati. Yung bago pala. Kaya mga kabisnes namin minamahal, patalastas muna po tayo sandali at narito po ang mga produktong iniendorso ng kabisnes family. Papa Dins, please. Ayan na, mga kabisnes, ito po meron po tayong Shake White Coffee. Ito ang kape ng kabisnes family. Kapag kuminom po nito talaga naman ang shake mo. Hindi lang shake, may puputi ka pa. Okay. Alright. At meron din tayong Glutagen. No, ito po ang aking tinitake kaya mapapansin ninyo ang aking balat ay nagbo-bloom.
pang kapartner niya itong Pro Alka C, no? Meron po siyang alkaline, mga kabisnes. Papalinis ng ating mga dugo, no? Meron din po tayong Himas. Ginagamit po ito sa pampahilo, no? Pang-massage. Alright. Meron din tayong whitening lotion, ombre, mga kabisnes. At ang ibang mga produkto, Mrs. Kabisnes? Ayan po. Meron po tayong spirulina. Ito pong aming tinitake tuwing umaga. Spirulina, kapag gising po sa umaga, pwede na po ito take. Ito po ay nakakatulong sa weight loss. At ganun din po sa may mga high blood po, pwede po siya. At ito po, serpentina, para naman po sa mga diabetic po, serpentina. Ito pong sabon namin po, mga kabusiness, niacinamide. Itong niacinamide po ay mga pang-close-close po ng mga pores po natin. Napakaganda po nito at saka nakakapagpaputi po, mga kabusiness. Yan, niacinamide soap po. At meron din po tayong barley capsule. Kung meron tayong powder, meron din tayong capsule. Ito pong barley capsule po na ito ay nakakatulong din po sa pang-weight loss din po, mga kabusiness. Bago ka po kumain ay humingin ka muna itong barley capsule or ito pong powder. Yan din po yung ginagamit ng ating Kuya Buknoy. Yes. Si Kuya Buknoy po, mga kabusiness, ay merong colon cancer stage 3B at nakatulong po sa kanya ito. Makikita naman natin sa ating mga vlog kung gaano kasiglang isang Kuya Buknoy. Oh. At meron din tayong Milky Feet na meron siyang chia seeds. Uy. Ito pong Milky Feet na to ay pag ininom mo po siya ay lagi kang busog. At meron din tayong Shield C Vitamin C na Kabusiness Family. At syempre pagka meron pa nito, siguradong protekto to. Sa inyo mga kabisnes namin minamahal, papadin, saan ba mabibili ang mga produktong ito? Yan mga kabisnes, mabibili po ang lahat ng mga produktong ito. Ang official website natin ay kabusinessofficial.com. Ayan po mga kabisnes, Boss Editor, ayan po yung ating website. Lahat po yan ay mabibili ninyo doon sa ating online shop. Ito po, ayan ay nationwide, no, mga kabisnes. Meron tayong COD, pwede rin po tayong mag-credit card or debit card. Payment method ng mga kabusiness. At po yan ay ginagamit ng Kabusiness Family. Proven and tested po, mga kabusiness. So yun mga kabusiness namin, minamahal, ano pa inaantay nyo? Mag-avail na kayo ng mga produktong inindurso ng Kabusiness Family para mapanatili ang healthy ng buong pamilya. Okay. At hindi lang yon, syempre, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright! Bira, tuloy na panunood! Hindi na, bira! Itong mga motor ng mga truck. Kapag nag-scout kami ng gabi, marami kaming nakita. Kaya nga, 3-9 namin kagabi kasi kalala ko. Kasi yung umuulan. Kaya nga eh. Hindi, yung time na yun naman, hindi umuulan. Kaya marami talaga kami nakita ng mga yung matatandang nagbabalot, yung mga nasa gilid ng kalsada na nangangalakal, nakakalkalang basura. Yun yung inaanap namin talaga kagabi na mabigyan mo lang namin ng bigas or kung sino yung sa tingin namin karapat-dapat matulungan. Kahit siguro abutan namin kahit konti, magiging masaya na yon kung sino yung ano. Kaso wala talaga kami nakita, mga kabusiness eh. Nakakalungkot doon sa ano. Yun, may bigas pa rin naman dyan. Baka siguro bukas, mga kabusiness, pagkatapos namin mag-church. Pag di naman ganun kainit, yun. Baka mag-mission ulit kami, mga kabusiness. Basta umuokay lang itong pakiramdam na itong isa. Mag-mission ulit kami. Kasi, gaya nga ng sabi ni Bay, kaya pala sila kuya ganyan kung tumulong. Kasi sobrang sarap sa pakiramdam, mga kabusiness. Yung makita mo yung ngiti ng mga taong nabigyan mo ng kakaunting tulong, kakaunting bigas, ganun. Yung makita mo yung ngiti nila, tanggal na yung pagod mo at higit sa lahat. Parang yung pag-mission mo or yung pag yung hirap mo ba na ano, nasuklian na. Okay na yun. Kita mo lang yung taong nabigyan mo na masaya. Kaya bukas try namin, mga kabusiness, sana hindi umulan.
Tapos, dun sa nag-suggest din na huwag namin iwan si Tito. Bali, ano po yun, kagabi, dun po namin siya iniwan sa kabila. Tapos, yun, bukas siguro, dahil Sunday naman, baka iwan namin siya kila Ate Mengge. Kasi kasama naman sila ni Kia sa church eh. Paano na lang namin doon? Tsaka yun nga, para hindi na rin hindi rin mag-worry ang ating mga kabusiness na si Kuy-Kuy. Kasi maglalaro lang naman sila ni Kia doon. Eh, walang problema po yung mga kabusiness. Wala mo problema sa Timinggay. Pag maiwan doon si Kuy-Kuy. Kasi sila ate kasi bukas. Gusto yung kumang-iwan si Kuy-Kuy doon. Wala pong katao-tao doon sa bahay dahil nasa church po sila bukas. Kaya doon na lang muna kila Timinggay. At least may makakalaro si Kuy-Kuy. Kasi paa na po pabi. Paa mo pa. Para lahat maano. Usod ka pa doon ng konti. Oh, dito ka. Dito ulo mo. Doon naman ang mo. Damit ka na kay para yung paa mo naman. Yun. Mga dito naman yung mga ka-business. Salamat nga po pala sa lahat po ng mga sumusuporta po sa mga vlog namin na yun nga po, yung kay Mama Minerva Galang kanina, nabasa ko yung sa comment niya. Sobrang haba daw ng ads. Salamat po, ma'am, kasi hindi ko rin alam na may ganun pala kahabang ads. Pero ako kanina, sa isang cellphone, sa cellphone niya, ni Bay, pag open namin, sobrang haba nga ng ads. Nasa, 17 minutes yata yon, or 18, hindi, 21 minutes, mga ka-business yung ads. Grabe, sabi ko, pa, ang haba, huwag natin i-skip. Kasi sayang din yun. Kaya yan, nagpapasalamat po kami sa mga tao kung hindi po nag-i-skip ng ads at saka tinatapos po yung video. Alam niyo po kasi mga ka-business sa YouTube po, kahit po hindi ganun kalaki yung views, basta tinatapos lang talaga yung video, ang average view duration, dun po talaga nagkakaanuhan mga ka-business. Nagkakatalo talaga. Kasi malaking talaga yan, malaking tulong talaga sa amin yung tinatapos niyo yung video, hindi po i-skip ng ads as in. Kaya maraming salamat po sa ating mga ka-business dyan na nanonood at sumusuporta po sa amin. Sa mga di pa po nakakapanood po ng vlog namin patungkol sa unang pagbira ni Bay Papaya, andyan po yung video mga ka-business, pinost ko po. Yan po yung unang pagbira ni Bay Papaya at kung sino yung unang binira niya. Next po ay yung kay Tatay Romeo. Yun yung pangalawang pagbira ni Bay. Kay Tatay Romeo. Please support po natin mga ka-business sa mga di pa po nakakapanood. Please po pa support. At saka unang-una mga ka-business, huwag po natin kalimutan, suportahan po ang mga videos po ng Kabusiness Official, Papa Dean's TV, at saka syempre ang Kabusiness Family. Kasi mga kabusiness, maraming tao pa po silang matutulungan. Pag, ganun, yun nga po, yun hindi, kung isusupport po natin sila, marami pa po silang mapapasaya at matutulungan ng mga tao na masigit talaga na nangangailangan. Tsaka, syempre, mga ka-business, huwag din po natin kalimutan ang channel ng mga Kagwangs, Kagwang by Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Boogie Official, at tsaka Kagwang Bornok Official. Tapos, syempre, huwag din po natin kalimutan si Boss Wakiwak TV. Lo, ako na nag-vlog. Pasensya na po mga ka-business. Kasi pagpahingain ko lang itong isa. Tapos, syempre po, huwag din po natin kalimutan si Papa Sondot TV. Tsaka si yung best friend po ni Kuya, kumpare ni Kuya, si Bong MTV. Lahat daw sila may TV. Joke. Sabi nila.
Tapos, yung mga reactors po natin, mga kabisnes, yung magigiting na reactors ng kabisnes official, ng Papa Dean's TV, ng kabisnes family, at saka siyempre ng mga kagwangs. Hindi ko na po may isa-isa lahat, pero support po natin, mga kabisnes, ang ating mga magigiting na reactors. So, ayun. Papasalamat kami unang-una sa Panginoong Diyos sa palaging paggabay sa aming mga lakad. Yun, sa safe namin pag-alis at pag nakauwi kami ng maayos. Napapasalamat talaga. Lahat ng yun ay nasa Panginoong Diyos po ang pagpupuri. Siyempre po, pangalawa, sa kabisnes family, kila ate, kila kuya, kay Pops, Boss Dave, Budang. Yun, nagpapasalamat talaga ako ng sobra-sobra kasi yun, ginabayan niya kami palagi. Ay, ginabayan. Yun, tama naman, ginagabayan niya kami sa tamang landas, mga kabisnes, yung nakapagpapayo nila kuya sa amin, nila ate. Sobrang na-appreciate po talaga namin yung mga kabisnes. Siyempre po, sa ating mga buting sponsors, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal at pagpapaabot niyo po ng pagmamahal sa amin. Grabe, sobrang salamat po talaga sa inyo. Ma'am Anne, salamat po dun sa pambira po. Yun, abangan mo pa yung mga pagbira pa namin. May darating pa, mga kabisnes. Yun, thank you so much po sa inyo. Siyempre, sa ating mga viewers, silent viewers, sa ating mga subscribers. Yun, sa lahat-lahat po, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa walang sawang suporta niyo po at pagmamahal sa amin. Grabe. As in, grabe talaga. Thank you so much po talaga sa inyo. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta po at magmahal sa amin, mga kabisnes. Yun, hanggang dito na lang po muna, mga kabisnes. At gabi naman na po. Okay ka na? Salita ka naman po. Ang sakit na ng lalamunan po kadadaldal. Thank you. Diyan pa mga kabisnes. Sabi mag-alala. Ano lang lang. Ano lang doon ang panahon. Yun. Yun, mag-thank you pa na, Papang ko. Siya po, mga business. Sinsyahan mo na po yung aming munting vlog, mga business. Magandang gabi po sa ating lahat. So, ayun po. Patuloy nyo lang po aming suportahan, mga business. Tsaka abangan nyo rin po yung pagbisita ko po doon, ila Papa. God bless po sa ating lahat. Never say goodbye. Tomorrow is Linggo. Another day. Linggo, ban at dira, mga kabisnes. God bless po. Ingat po kayo dyan palagi, mga kabisnes. Yes po, mga kabisnes. Sige na, magpunyok. Tuloy-tuloy lang po ang suporta. Yun. Good night po sa ating lahat, mga kabisnes. At saka good morning po sa mga nasa ibang bansa. Sang panig man po kayo ng mundo, God bless po sa ating lahat. Maging ang mga
pa din Stevie naman. Scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Kabisnes, Mrs. Kabisnes, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan noong kami kayo mag-